Okay, magandang araw muli sa atin lahat mga kabadyals. No? Ito, meron tayo unit na meron siyang problema. No? May problema si customer. No? Bigla na lang daw nawawala minor. So, ito, i-diagnose natin. No? Pero hindi naman siya naka-ML o walang ilaw yung check engine. No? So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung ganung problema ng mga kabadyals. So, nawawala ang minor. No? I-diagnose natin yung unit mga kabadyals. Okay, ito mga kabadyals, no, isasaksak na yung natin yung ating OBD. So, doon sa data link connector, no. So, i-diagnose natin, ipapaon natin yung susi para mabasa natin yung problema ng unit ng mga kabadyals. So, ayan, nagbukas na yung ating OBD, no. So, i-read natin kung ano yung nagiging problema. So, ayan mga kabadyals, no, merong code siyang dalawa. So, ayan mga kabadyals, no, kahit hindi nakailaw yung kanyang MIL, eh, nagkakaroon siya ng error code na yan. Kagaya nito mga kabadyals, no. So, oxygen sensor o auto sensor yung naglumalabas doon sa unit. So, ibig sabihin, ito yung sensor na yon. Ito yung oxygen sensor, no. Yung nakatusok sa tambutso. So, ayan yung nagiging problema niya. Kaya nawawala bigla yung kanyang minor, no. So, mga kabadyals. Ayan. So, i-delete natin yung code. Tapos, papanda rin natin. Tapos mamaya itetester natin yung kanyang oxygen sensor. Kung alin ba yung may diferensya. No? Ituturo ko sa inyo kung paano mag-tester o kukunin natin yung resistance ng oxygen sensor. Mamaya ituturo ko sa inyo kung alin yung kung paano mag-test ng oxygen sensor, no? O yung auto sensor. Mga kapatid. So, ang gagawin muna natin ngayon ay babasahin muna natin yung kanyang RPM. So, ayan mga kabadyals, no. Babasahin natin yung kanyang RPM habang umaandar yung makina, no. So, mga kabadyals. So, ayan yung kanyang RPM, no. Hindi siya nag-i-stable. Pumapalo siya ng 1.8, 1.7. So, ibig sabihin may problema nga dun sa kanyang sensor. Tapos, biglang pumabagsak ng 1.5, no. So, normal RPM ng ating unit, dapat mga 1.3 hanggang 1.5 RPM lang ng mga budgets. So, ayun mga budgets yung nagiging problema kapag may problema yung ating oxygen sensor, no, yung nakatusok sa tambutso. So, naiiba yung idling niya, paiba-iba yung minor, minsan bagsak, at minsan mataas. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng ating auto sensor o yung oxygen sensor, no. Gamit ang ating digital multi-tester mga kabadyats. So kukunin natin yung resistant ng kanyang heater coil at yung kanyang signal coil, no? Yung signal. So ayan mga kabadyats. Okay, ito mga kabadyats, no? Ganito ang pag-test ng ating oxygen sensor. Siyempre, kailangan na under yung makina natin, no? Tapos kukunin natin yung resistant ng heater coil at saka yung signal niya, no. So ito, itong gitna niya, ito yung positive ng ground ng heater coil. So ayan yung gitna. Tapos yung tabi niya, yan yung positive, no. So ayan mga kabadyals, no. So okay yung kanyang heater coil. Ang problema ay itong signal niya na nagmumula dun sa kanyang ECU, no. So hindi na wala nang palo, no. Kahit umaandar yung makina, kahit mainit na, yung ating auto sensor, hindi na pumapalo yung kanyang signal, no, mga kabadyads. So, itong unang dalawang pin, ito yung sa heater coil. So, okay naman yung heater coil niya, no, so mga kabadyads. Ayan mga kabadyals, ganito yung pagtetest ng ating oxygen sensor kapag kasira na, no. So itetest natin yung heater coil at yung kanyang signal, no. So ayan mga kabadyals. So okay yung kanyang heater coil. So walang problema, may reading siya. Pagdating dito sa signal papunta sa ECU, wala na.
So walang siya pinapakitang resistant, no, mga kabadyats. So ibig sabihin may problema yung kanyang oxygen sensor, no, itong auto sensor. Ayun mga kabadyats, yung pagtetest ng ating auto sensor o yung oxygen sensor. Ito yung sensor na nakatusok sa tambutso, no. So kapag binunot natin to, syempre magkakaroon ng MIL. So buburahin uli natin yung kanyang code para mawala yung MIL niya, yung code error niya sa ECU, no. So ayan mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats, no, ay didelete na uli natin yung code error dahil hinugot natin yung oxygen sensor, no. So ganun yung pagtetest ng ating oxygen sensor o yung auto sensor mga kabadyats, no. Kukunin natin yung resistant ng heater coil at yung resistant ng kanyang signal, no. So ayan mga kabadyats, no. So i-delete natin yung error code dahil inugot natin yung oxygen sensor. So yun yung tips ko sa inyo kapag ganito yung problema ng ating unit, ng mga kabadyats. Biglang nawawala ang minor, no. Tapos mararamdaman nyo nataas o kaya bumababa yung minor. So ayan yung naging problema mga kabadyats. Meron siyang error code kahit walang ilaw yung MIL indicator light mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats yung diagram ng ating oxygen sensor, no. Yung pin 1 at pin 2, yan yung pin 1. So yan yung heater o yung heater coil, positive. Tapos yung pin 2, heater ground. So tapos yung pin 3, sensor ground. Pin 4, sensor signal. Yun yung may problema, yung sensor signal. At yun yung nagkakaproblema mga kabadyats. Yung ibinabato niya papunta dun sa ECU, no, mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats, no. Yun yung tips ko sa inyo kapag biglang nagbabago yung minor nyo o biglang bumababa. Tapos biglang tumataas mga kabadyats, no, papagbago ang idling. So kahit walang MIL indicator, meron siyang error code. At yun na nga yung sa oxygen sensor o yung auto sensor mga kabadyats, no. So yun yung simple tips ko sa inyo kapag ganun ang nangyayari sa inyong unit, no. So pagka ganun ang problema mga kabadyats, ibig sabihin na palitan na yung ating oxygen sensor o yung auto sensor na nakatusok dun sa ating tambutso, no. So yun yung pagtetest para hindi tayo palit ng pyesa, no mga kabadyats. So simple tips lang yun mga kabadyats para sa ating lahat, para aware sa ating lahat ng mga kabadyats, no. Lalo na sa mga baguhan na may unit na budget sari. So yun yung mga tips ko sa inyo mga kabadyats. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat mga kabadyats, no.